walang maiiwan. Sama-sama sa ALS tuloy ang pag-ask. Ito ang Alternative Learning System, City of San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy ang pag-abot sa lahat ng out-of-school youths and adults sa lungsod ng San Jose del Monte. Hindi naging hadlang ang pandemic dulot ng COVID-19 upang maghatid ng kalidad na edukasyon ang Alternative Learning System. Simula sa instructional managers, mobile teachers, district ALS coordinators, hanggang sa ating education program specials for ALS na si Ma'am Vilma A. Marquez, at ang ating education program supervisor na si Sir Sinelli J., ang buong pwersa ng ALS City of San Jose del Monte ay nagplano at nagsagawa ng iba't ibang pamamaraan at programa upang magkaroon ng epektibo pamamahagi ng kaalaman sa bawat learners sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap. Ang 59 na barangay sa lungsod ng San Jose del Monte ay binibigyan tugon ng 37 clustered community learning centers. Ang bawat barangay na may mobile teachers ay nagsagawa ng masusing paghanda mula sa pag-enroll, pag-print ng mga modules, paggawa ng mga video lesson para sa mga online learners sa Smart ALS gamit ang Edmodo application, mag-orient sa mga learners at magulang, at ang pamimigay ng mga learning modules habang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Sinisigurado ng ALS implementers na sa implementation ng ALS program ay nasusunod ng tama ang mga health protocols ng ating gobyerno. Dahil bukod sa mga pagbigay ng kaalaman, isa sa mga pinapahalagahan natin ay ang kalusugan ng bawat isa. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 1,976 enrollees ng ALS sa buong lungsod. 126 dito ay BLP or Basic Literacy Program, 251 ang elementary at 1,589 ang junior high school. Patuloy pa itong nadadagdagan dahil sa ALS, every day is enrollment day. Upang makapag-enroll ang mga out-of-school youth and adults, nagkaroon ng online enrollment ang ALS. Hindi na kinakailangan ng mga learners na magtungo sa CLC o Community Learning Center upang makapagpatala. Ilan sa mga ginamit na social media application ay ang iba't ibang Google applications, Facebook, at Messenger kung saan mag-fill out ang mga enrollees ng kanilang mga impormasyon at nagsasagot ng ating survey para makapag-enroll. Para naman sa mga enrollees na walang kakayahang mag-internet, mayroon ding contact number ang bawat mobile teachers na maaaring i-text o tawagan upang makapag-enroll. Ang mga ALS mobile teachers ay naglagay ng enrollment dropbox sa bawat barangay. Layunin ito na maabot ang mga nais mag-enroll na walang kakayanan makapag-access sa internet at ang mga walang load upang makatext o tawag. Sa dropbox na ito, maaaring ihulog ang enrollment form na nasagutan ng mga mag-e-enroll. Maukuha natin ang enrollment form sa barangay. Tinitiyak natin na kahit ito ay kinakailangan ng face-to-face contact sa barangay, sinisigurado ng pamahalaan na naipapatupad ang mahigpit na pagsunod sa health protocols para sa kaligtasan ng mga nais mag-enroll sa barangay. Ang bawat learners ay may kalayaan din na pumili ng learning modality na aakma sa kanilang pangangailangan. Ayon sa aming datos, mayroong 436 learners ang pumili ng online learning sa pamamagitan ng Smart ALS. At mayroon namang 1,540 ang nais na mag-modular. Isa sa learning modality ng ALS ay ang modular learning. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 9,321 na modules para sa ALS. Sa modular learning, ang bawat learners ay bibigyan ng mga modules ng kanilang mga mobile teachers na maaari nilang pag-aralan sa kanilang mga bahay. Ang mga mobile teachers din ay nakipagtulungan
sa bawat barangay upang makapag-reproduce ng mga modules kung saan ang mga barangay ay naglaan ng pondo upang makabili ng mga printing school supplies para sa mga ALS learners. Ang bawat modules ay assigned para sa self-learning kung saan kahit limitado ang access ng guro sa pagtulong sa pagsagot sa modules ay masasagutan pa rin ang mga activities na kalakip nito. Sana pagkasundo ang takdang araw ng teacher at ng learner ay ibabalik ang modules upang makakuha ng panibagong mapag-aaralan. Ang pamimigay at pangongolekta ng modules ay nakadepende sa paraan na pagkasunduan ng bawat isa. Muli, sa proper coordination sa mga barangay officials, tinitiyak ang kaligtasan ng teachers at learners sa pamamagitan ng pagsunod sa health protocols. Ang SmartLabs ay ma-access gamit ang platform na Edmodo. Maaaring gumamit ng laptop, computer, o Android phone. Kinakailangan lamang ng data connection sa paggamit nito. Lahat ng 220 soft copy modules ng ALS ay patuloy na ina-upload dito ng ating mga ALS teachers. Dito na inilalagay ang ating mga ALS teachers. Uploaded din ang pre-test at post-test na maaaring sagutan ng mga learners bago at pagtapos ng bawat lessons. Ang kagandahan sa Smart ALS sa pamamagitan ng Edmodo, madaling na mamonitor ang progress ng bawat learners dahil sa automatic checking at recording of scores ng mga activities dito. Ako nga po pala si John Aubrey Irene Hinaldo, mag-aaral ng Barangay Minuyang Proper. Ako ay natulungan ng ALS upang maipagpatuloy ko ang aking hudyat na pag-aaral at makatulong na rin sa kapwa kabataan at sa aming barangay. Napapasalamat ako na merong ALS dito sa aming barangay dahil malaking tulong to para sa aming mga kabataan. At napapasalamat rin ako sa aking guru na si Sir Joby Logron. Ayun lamang po at maraming salamat. I am Janica Joyce Magpusaw and I am ALS student. So, okay ba para sa amin bilang estudyante ang online learning? Para sa akin, opo. Malaking tulong ho yung online learning lalo na sa panahon natin ngayon. Pandemic, mas kailangan na mag-ingat at malaking bagay na andirito lang kami sa bahay. At habang sa bahay lang kami, nakakapag-aral pa rin kami nang hindi na kailangan lumabas, mag-commute, makapagsapalaran at makapagsiksikan sa maraming tao para lang makapasok. So napakalaking tulong mo ngayon ang online learning. Ang modular learning ngayon para sa isa ALS, para sa akin ay mas okay dahil mas safe kung dito lang mismo sa loob ng bahay at mas matututukan ng mga module na sasagutan. Thank you nga po pala sa ALS Grace Bill at kay Sir Sherwin Rojas. Ako po si Rodolfo F. Biago, mag-aaral ng ALS Learners sa Barangay Minuyan Proper at isa po ako sa natulungan ng ALS na mapag-aral muli at unti-unting abutin ang aking mga pangarap na makapagtapos ang aking pag-aaral. At taas puso akong nagpapasalamat sa ALS at sa mga teacher na handa kaming turuan at gabayan sa aming pag-aaral sa aming barangay. Maraming salamat po. Alternative learning system ng City of San Jose del Monte, Bulacan ay patuloy na magbibigay ng paalaman, tulong at kaagapay ng ating mga out-of-school youths and adults upang may pagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Patuloy lamang ito na walang anumang pagsubok o pandemya ang makakahadlang upang matupad ang mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aming presentasyon. Ako po si Ma'am Judith Apawan Bautista, Mobile Teacher, Barangay Kumanga. At ang panonood po si Ma'am Mobile Teacher ng Mobile Phone. Muli, mula sa Alternative Learning System, Luzon.
isang di matatawaran, kayaman ang kaalaman, pasasalamatan, puro sa amin na nagmahal. Aaputin ang pinapangarap, hahapusin karunungang inaasa, tatahakin ang tamang daang kamalayan, pamumuhay magbabago, tamang mga hindi magtataka. Aaputin ang pinapangarap, karunungang inaasa, di matatawaran, kayaman ang kaalaman, pasasalamatan, puro sa amin na nagmahal. Sa amin na nagmahal.